Hello mga kaps and welcome back again to my YouTube channel. At bago natin simulan ang video to ay binabati ko ang lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube. Don't forget to subscribe and hit the bell notification para updated tayo sa mga bago nating uploads. Ngayong araw pag-uusapan natin mga kaps yung magkano ba ang inubos natin sa pagpapabuo o pag-a-assemble ng ating jointer o table planer. So dyan lang kayo as we roll the intro. Magkano ba ang inubos natin sa pagbuo o pag-a-assemble ng ating jointer or table planer? Una sa ating listahan ay ang induction motor or electric motor. Ang gamit natin dito mga kaps is 3 horsepower, gaya ng makikita nyo sa specification ng ating makina. Nabili natin siya ng 8,500 or around 168 US dollars. So pagka nakabili na tayo ng induction motor, pangalawa naman sa ating listahan ay ang pulley or pulya. Ang ginamit natin mismo doon sa ating induction motor ay 7 inches or 178 millimeter na nagkakahalaga ng 1,500 pesos or nasa 30 US dollars siya. Tapos doon naman sa ating cutter head shaft or shafting ay 2 inches or around 51 millimeters. Tapos nabili natin siya ng 300 pesos or around 6 dollars. Next naman ay bibili tayo ng pan belt. Ang ginamit natin dito mga kaps is B72. So depende sa layo ng makina yung haba ng ating bibiling pan belt. Nabili din natin siya ng for around 300 pesos or nasa 6 US dollars siya mga kaps. Sumunod sa ating list ay ang pagpapamachine shop ng ating cutter head or yung bola ng ating table planer. So dito lang namin ipinamachine shop sa Kabanatuan City mga kaps yung ating bola na nagkakahalaga ng 6,500 or around 129 US dollars. Yung lapad ng ating cutter head ay 8 inches o nasa around 204 millimeter yung lapad ng ating cutter head. Nung pinagawa natin siya, ang inclusion ng 6,500 ay yung mismong bola niya and then yung pang-ipit niya dun sa blade ng ating table planer. Next naman, kapag ka nakapagpa-machine shop na tayo ng ating cutter head ay bibili naman tayo ng pillow block. Ang gamit natin dito base na rin dun sa nakikita nyo sa ating video ay number 205. Nabili natin siya ng 500 pesos. So kailangan natin ng dalawang pirasong pillow block na nagkakahalaga ng 1,000 pesos or nasa around 20 US dollars. Tapos ang pinakahuli ay ang ating planer blades. Binili natin siya 24 inches ang haba, kagaya na itong ating nakikita sa video. So nabili natin siya mga kaps sa daupa, sa dau. 24 inches yung haba niya, pinakat natin siya into 3. So tatlong blades, ang haba niya is 8 inches or 204 millimeter ang cut niya.
na nagkakahalaga mga kaps ng 2,400 pesos o around $48. Kapag ka nabili na natin lahat ng mga gamit na yun mga kaps, pupwede na nating simulan ang paggawa ng ating jointer or table planer. Nga pala, yung ating body assembly, kung may maraming kahoy dito sa amin mga kaps, ay nailibre na yung kahoy natin. So hardwood siya mga kaps. Ang kahoy na ginamit namin sa table planer na ito ay aninapla wood. I don't know kung anong tawag dito sa kahoy na to sa ibang lugar or sa abroad. Solid na solid siya mga kaps. At maganda siyang gawin na tabletop ng ating table planer. Pagdating naman doon sa adjustment natin mga kaps ng ating table planer, makikita nyo dito yung nut, bolts and nuts na to. So yan, buksan natin. Pagka inopen natin to, meron siyang butas. Kasi nakadirect itong bolt na to doon sa may tabletop. And then medyo nilakihan namin ng konti yung butas ng ating yung sinusuotan ng ating bolt para pwede natin siyang i-adjust pataas o kaya pababa para dun sa adjustment ng blade kung gaano ba kakapal o gaano ba kakanipis yung kain ng ating cutter ball head. So yan, i-comment down below nyo lang mga kaps kung ano pa yung mga tanong nyo about dito sa ating homemade table planer or jointer para naman masagot natin at kung maaari gawan din natin ang video para dun sa mga gustong makagawa ng kanilang homemade table planer. So all in all ang ginastos natin sa pagbuo ng ating homemade table planer ay $407 o katumbas ng 20,500 pesos. Yung dimension ng ating table planer mga kaps ay 7 feet yung haba niya at yung lapad naman niya is nasa 13 inches kasama na yung kabitan ng ating pillow block. Pero yung lapad ng ating cutter ball head is 8 inches lang or around 204 mm nga gaya ng nabanggit natin nung una. So panoorin ulit natin yung mga videos na ginagamit natin ng ating table planer.
So thank you so much sa panonood nyo mga kaps. Don't forget to subscribe to my channel at comment down below sa lahat ng mga katanungan at share nyo na rin sa mga kakilala nyo para makatulong naman tayo doon sa mga gusto rin bumuo ng kanilang homemade table planner. Hanggang sa muli at sa mga susunod nating mga videos mga kaps, thank you so much and Godspeed.